Problema mo rin ba ang copyright claim at copyright strike sa mga video mo? Okay, para sa'yo ang video na ito. Kapag nagkaroon ng copyright strike or copyright claim ang video mo, huwag ka nang mag-alala dahil meron ka pang pwedeng gawin para maayos ito. Ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin kapag ka nagkaroon kayo ng copyright claim or copyright strike sa mga videos nyo. Ituturo ko sa inyo step by step kung ano at paano nyo gagawin ito sa YouTube Studio. Tuto ka lang para matutunan mo. Ang unang-unang step na ituturo ko sa inyo ay dapat nakaset as private ang mga bagong upload nyo na video para pwede nyo pa siyang i-edit kapag ka na-upload nyo na. Huwag nyo muna siyang i-public kaagad, i-private nyo muna para may time pa kayo na ma-edit siya if ever na meron kayong mga gustong baguhin. Okay, huwag na natin itong patagalin at umpisahan na natin. So okay guys, start na tayo. I-click nyo lang tong Chrome or any browser na ginagamit nyo. And then, kailangan guys naka-desktop site tayo. Kung hindi nyo pa alam guys kung saan nyo makikita, i-click nyo lang tong 3 dots sa taas. And then yung desktop site, ayan, kailangan naka-desktop site tayo. Okay guys, andito na tayo. Naglagay talaga ako dito guys ng sample na meron akong copyright claim para maituro ko sa inyo. Ayan, itong copyright claim guys, ibig sabihin is na-detect ni YouTube na meron kayong ginamit na music or any material na kinlaim ng creator niya. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin to matatanggal ang copyright claim. Okay, i-click nyo lang to guys, yung copyright claim, and then see details. I-click nyo lang yung see details. And then, ayan, lalabas siya guys. Explain ko lang pala sa inyo guys. Ang copyright claim guys is about sa channel impact, not affected. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. So, kumbaga, hindi apektado yung channel mo kapag ka meron kang copyright claim. Mas mahirap or mas malaki lang ang epekto kapag copyright strike. So, sa next video, explain ko na lang sa inyo guys kung ano ang difference ni copyright claim at copyright strike. So, andito tayo guys. Ayan. So, pinakita sa atin ni YouTube kung anong part yung meron tayong na copyright claim. So, nakalagay dito sa oras na 4 minutes and 10 seconds hanggang 4 minutes and 22 seconds. So, ibig sabihin, start ng 4:10 hanggang 4:22, yun yung na-copyright claim. So, meron tayo ditong option, guys. Okay, select action. Ito, guys, yung trim out segment. Ang ibig sabihin nito, guys, is aalisin nyo yung pinaka-segment na yun na na-copyright claim ni YouTube. Yung pangalawa naman nating option is replace song. Ibig sabihin, pag kinlik mo tong replace song, is hahanap ka ng song na ipapalit mo doon sa na-copyright claim ni YouTube. Okay, ang third choice mo naman is si mute song. Ang ibig sabihin naman nito ay imu-mute yung certain part na yon na na-copyright claim ni YouTube sa video mo. Okay, ituturo ko sa inyo guys yung replace song. Kasi ito yung pinakamadalas na ginagawa ko dati nung naka-copyright claim pa ako. Okay. Click nyo lang guys yung replace song. And then, lalabas dito guys yung sa audio library natin, yung mga kanta na possible mong pwede mong ipalit doon sa naka-copyright claim ni YouTube. Okay. Better guys is meron na kayong mga starred na tinatawag. Itong starred is yung may na-star ka na doon sa audio library na music para dito ka na lang mamimili ng mga possible mong ipapalit doon sa mga na-copyright claim sa'yo. So, ang napili natin guys is halimbawa ito si Josefina. Ayan. I-click nyo lang si Josefina and then add. Ayan, so nagra-run pa siya guys.
kumbaga inaayos pa ni YouTube yung pagpalit mo ng bagong kanta doon sa naka-copyright claim. So, i-click nyo lang yung save guys para si YouTube na ang bahalang mag-edit nung part na naka-copyright claim ka at papalitan niya nung napili mo na bagong kanta. And then, save. Ayan. Ready to replace song. This process might take a while once the audio claim has been successfully replaced. Well updated any viewing or monetization restrictions. Users will continue to see the current version of your video until the edits are processed. Ayan. So, click nyo lang yung save guys. Ayan. Pag na-click nyo na yung save guys, pwede nyo na itong i-X. And then, makikita nyo dito guys na processing siya. Kumbaga, nagpa-process pa, in-edit pa ni YouTube yung na-copyright claim mo na part. And then, kapag ka natapos na yung pag-process ni YouTube, mamaya lalabas na dito guys is yung restrictions natin is none na. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo guys na naka-none na ito yung restrictions natin kapag natapos na yung pag-process ni YouTube. So yun guys, ito na yung Bad Romance Challenge natin na kaninang meron siyang copyright claim, ngayon naalis na siya. So, ang restrictions niya ngayon ay none na. So, wala na siya. I hope may natutunan ka sa bagong video natin today. And kung may gusto ka pang mga gustong matutunan about sa mga YouTube tutorials, comment down below para next video, yun ang ituturo ko sa inyo. And this is Carl TV. For today's video, ituturo ko sa inyo kung ano at paano nyo gagawin. Problema mo rin ba ang copyright strike at copyright? Okay, wag na natin 'tong patatak. Okay, wag na natin 'tong pagalin.